Hello, Jericho. Hello, Jel. Ayan. So, once again, can you introduce yourself to our viewers? Okay, hello everyone. I'm Jericho Ponce, Mr. Grand Philippines Antipolo Rizal. Ayan. At syempre, nasaan tayo ngayon? Nasa munisipyo. Ayan. At nag-courtesy call ka kanina kay Mayor. Yes. Thank you so much. It's my first time in general na magkaroon ng courtesy call na for myself lang talaga. Kasi usual courtesy call na nagagawa ko is yung for the buong candidates na eh. Like yung last time sa Boracay. Ngayon lang ako nakatry ng courtesy call na one-on-one with the, ano, with the mayor. Mayor! Oh, hi. Thank you so much, Jel and Sir Gerard, for having this appointment. Ayan. So, babalik ako sa iyo kasi tapos na yung preliminary judging. Yes. So, preliminary formal wear, film wear, and also the poster interview yesterday. So, how does it feel na pagtagumpahin mo na yung mga portions na yun? Well, yes, finally natapos na, so medyo nakakahinga ng mas maluwag pero mas kinakabahan naman lalo dahil papalapit na yung coronation, which is a Friday na. So marami pang dapat i-polish, marami pang dapat i-develop for me, which is syempre ako lang makakaramdam doon, hindi nyo mararamdaman as viewers yun, pero ang dami ko pang kailangan gawin or kailangan ko i-develop. So bulagaan na lang sa coronation talaga. Just like all the other candidates, magbubulagaan lang kami talaga on the 25th. Alright. So, actually, you're considered one of the front runners up to the dark horse of this competition. So, anong opinion mo doon? Lagi ko naman naririnig na, I mean, ayoko lumaki yung ulo ko, pero I always have that, the compliments na pasok ka na or something ganyan. Or I think lahat naman ng candidates nakakakuha ng ganung compliments. Pero ayun, with me, I don't know. Hindi ko pa talaga alam how to feel about it. Medyo nape-pressure pa ako in that connotation na yun nga, I should win or I'm deserving to win. Medyo pressure pa siya for me. Pero at the same time, it's overwhelming na parang I'm so flattered, kumbaga. So, thank you so much sa mga naniniwala and good luck talaga. More than good luck, God bless sa atin, sa akin, sa ating lahat. Balik tayo doon sa Boracay natin. Kasi it's been a week tayong nandoon sa Boracay. Yes. So, what's your favorite part ng ating trip sa Aklan? Okay, nagpagupit ako ng buhok doon. I got tan. Tapos, napakita ko yung different side of personality ko doon sa prelims namin doon around. Like, sexy ko, di ba? Ayun. Usually kasi yung atake ko on the usual pageant tramps kasi they always tell me na okay ako sa fierce, sa subtle. Pero nung I heard everyone na I should do this, I should do that, tapos in-apply ko rin yung sarili kong style, I think it's a good collaboration na I'm hearing everyone at the same time, ina-add ko din yung sarili kong touch, which is may mga nagulat sa ginawa ko nung prelims nga namin. So medyo nakaka-proud lang din. Best moment. Best moment. Ang hirap kasi almost everything na nangyari doon is best. Siguro I would say ang memorable na lang. Okay. So, supposedly dapat hindi nyo to alam. Pero, ang dami nangyari backstage. Ang daming drama nangyari backstage. Ang daming...
ang daming bulagaan na nangyari nung ano nung ramp namin nung prelims. So in short, we're all expecting to dance nung prelims na ramp namin doon sa Ambassador supposedly. Pero hindi nabigay sa amin or hindi natuloy. Tapos sobrang last minute. Although, kaya naman namin. Kaya namin. Pero, ayun, katulad ko lang, medyo in-anticipate ko siya ng sobra. Kaya napasayaw talaga ako during the swimwear competition na namin doon. So, I wouldn't say na sobrang the best yun. Kasi medyo, somehow, nagilid yung ginawa ko kasi it's too out of branding na hinihingi supposedly sa akin. Pero it's something na magic eh. Kasi it happened on the spot and natuwa naman lahat ng tao. So, yun lang. Ayan. And 1 week, ayan, ilang araw na lang, less than 4 days. Oo nga. Yes. Oo nga eh. Okay. So, sabay-sabay tayo maghawak ng puso. Ayun, good luck sa akin talaga. God bless talaga sa akin. Ayun. Pinagdasal mo ba yun kanina sa cathedral? Actually, I did. Oo, pinagdasal ko siya. Even this morning, even kahapon, or even without the sign of the cross, kakausapin ko na lang yung sarili ko, biglang kinakausap ko na pala si Lord na, Lord, let's do this, ha? Bakit yan naman? Ayun. Oo nga. Please help us dun sa mga postings from the Mr. Grand page. Ayan, specifically, syempre yung Antipolo, ako. Meron din tayong online votings. If you can, InnoCentrics patawag dun. Ayun. If you can also support me there, sobrang a big help din yun sa akin. Pero, pinaka the best siguro is samahan nyo ako sa Metro 10. I need your cheers doon. Ayun. Ako, lapit na. Oo nga eh. Pero we'll see each other soon. We will. Alright. And once again, I'm here with our Mr. Grand Philippines Antipolo City Rizal 2024. John Jericho born Chuncula. Medyo nakuha mo na ng tama. Nakuha ko na yung pronunciation. And again, good luck sa final. See you sa October 25th at Metro 10 Convention Center, Pasig. Yes.